Nagpaalala ang NBI na mag-ingat sa paghahanap ng concert tickets online. Nasa sandang fans kasi ni Taylor Swift ang na-scam ng isang nagpakilalang ticket seller sa The Eras Tour. May report si Ian Cruz. Sa Marso na ang concert tour ni Taylor Swift sa Singapore. Para sa isang diehard Swiftie na tulad ni Betty, di niya tunay na pangalan, tila isang cruel summer kung mamis niya ang The Eras Tour. Hindi siya nakakuha ng ticket nang mas sold out agad ito sa official sellers noong Hulyo. Naghanap siya ng ticket online at itinuro ng isang kakilala sa lalaking may access daw sa ticket ng Eras Tour sa Singapore. Pumayag siya na makipag-meet up, nagpakita siya ng ID. Naka-video call ko siya several times. Confirm na siya yung tao na pinapakita niya dun sa ID niya. Akala ni Betty, Mr. Perfectly Fine ang lalaki. Nagtanong din ako sa mga kakilala ko kung successful naman yung mga previous transactions nila. May mga social media influencers at saka celebrities siyang napagbentahan ng ticket. Nagpapakita siya ng mga proof ng transactions niya with other people. Pinangakuan daw siyang makukuha ang ticket 2 linggo bago ang concert. Pero nang dumating ang takdang petsa, hindi na niya ito makontak. Di ito pwedeng i-shake it off ni Betty dahil 65,000 pesos ang kanyang ibinayad. Kaya nagreklamo siya sa NBI. Sabi ng NBI Cybercrime Division, nasa sandaan ang umano'y na biktima ng ticket seller. Kabilang dyan ang Sparkle artist na si Sofia Pablo. Paalala ng NBI para iwas scam sa lehitimong ticket office lang bumili ng concert tickets. Ingat po tayo na hindi dahil po may nag-vouch, ibig sabihin totoong tao na po. Dahil nagpadala sila ng ID, ibig sabihin sila talaga yun. Kahit sinabi ni Taylor Swift sa isa niyang kanta na sometimes giving up is the strong thing, never say die pa rin daw si Betty. May bago raw siyang kausap pero mas maingat na siya. Kaliwaan, pagka nakapasok na sa venue, saka magbabayad. Ang online marketplace sa Singapore na Carousel, inanunsyong tatanggalin na ang lahat ng listing ng mga nagbebenta ng Taylor Swift tickets dahil sa pagdami raw ng insidente ng scam. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-sorry si Senator Robin Padilla kaugnay ng pagpapa-IV drip ng misis niyang si Mariel sa loob mismo ng Senado. May paglilinaw naman si Mariel tungkol sa kanyang drip session. May report si Mav Gonzalez. Vitamin C po yun. And matagal na namin ang ginagawa. But I had no intention whatsoever to disrespect the Senate or anything like that. Ito ang paglililaw ni Mariel Rodriguez Padilla matapos umani ng batikos ang pagpapa-IV drip niya habang nasa opisina ng kanyang asawang si Senator Robin Padilla. Sabi ni Mariel, nasa Senado siya noon para suportahan ang asawa sa trabaho. May nakabantay rin daw na professional nurse habang nagpapa-IV drip siya. Every week talaga, I have a vitamin C drip. Okay? Diyan po kayo, medyo relax lang. Kasi inisip niyo po na glutathione yung aking ginagawa. Walang sinabi si Mariel Saburado na niyang post kung anong klaseng gamot ang nasa IV drip. Pero nakasaad sa kanyang caption na nakakatulong ito sa metabolism at whitening. Isa sa mga pumuna sa ginawa ni Mariel, si Senate Ethics Committee Chairperson Nancy Binay. Ang mister ni Mariel, sumulat na kina Binay, Senate President Mig Subiri, sa Sergeant at Arms at Medical Bureau Director ng Senado para humingi ng dispensa. Hindi raw nila ipinapagwalang bahala ng kanyang may bahay ang mga patakaran sa Senado. Sigilan nyo ng politik. Political issue na yan. Ang dami natin dapat pag-usapan. Hindi siguro yung ganitong. Tinanggap naman ni Binay ang paghingi ng dispensa ni Padilla. Pero kung may maghahain daw ng formal na reklamo, ay iimbestigahan pa rin ng Ethics Committee ang ginawa ni Mariel. Nauna nang sinabi ng DOH na hindi nila suportado ang paggamit ng glutathione bilang pampaputi. Aprobado lang daw ito ng FDA bilang dagdag na treatment sa isang uri ng chemotherapy. Wala raw inaaprubahan ng FDA na anumang itinuturok na produkto para sa skin lightening. Batay rin sa FDA advisory, hindi ligtas ang paggamit ng vitamin C injection dahil pwede itong magdulot ng pagkabuo ng kidney stones kung ang ihi ng tuturukan ay acidic. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na pagtitibayan ng Kamara ng buo ang resolution of both houses number 6 ng Senado. Sinabi ni Romualdez sa pagtalakay ng Kamara sa resolution of both houses number 7
ang sariling bersyon ng Kamara sa pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Paraan daw ito para tiyakin sa publiko na economic provisions lang ng saligang batas ang aamyendahan at walang gagalawing political provisions. Nagpahayag naman ng suporta si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-amyenda ng economic provisions. Sa isang pagtitipon sa Cebu City kahapon, sinabi ni Duterte na susuportahan niya ang mga pagbabago sa konstitusyon kumpara ito sa kapakanan ng mga mamamayan at hindi sa mga taong may pansariling interes. Ako masuportar changes in the constitution, economic provisions, whatever. Even the terms sa tanang chapter diha, pati na appeal na ang kanang termino sa president. Okay ko. Basta dili mo pabor sa galingkod karon o sa sunod na eleksyon. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Malacanang. Sugatan ng isang lalaking nahagip ng tren sa Nagas City. Ayon sa mga nakakita, hindi napansin ng lalaki ang paparating na tren. Tumilapon siya sa gilid ng riles. Isinugod siya sa ospital. Nakipag-ugnayan na ang kanyang pamilya sa pamunuan ng Philippine National Railways para humingi ng tulong pinansyal. Tiniyak naman ng PNP na mas paiigtingin ang seguridad sa riles. Expanded Centenarian Law nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa inamyandahang Centenarians Act of 2016. Hindi na lang mga Pilipinong 100 years old ang makakatanggap ng benepisyo. Ang mga octogenarians sa mga 80 anyos makakatanggap ng 10,000 pesos at maulit papagtuntong nila ng 85, 90 at 95 years old. 100,000 pesos pa rin ang makukuha ng centenarians. Plano ng Kamara na itaas ng 150 hanggang 350 pesos ang minimum wage sa Metro Manila para umabot na sa halos 1,000 piso ang arawang sahod. Mas mataas ito sa 100 pisong aumento na inaprobahang panukala ng Senado. Ayon sa ilang kongresista, nakukulangan sila sa panukala ng Senado. Utos daw sa kanila ni Speaker Martin Romualdez, alamin kung paano mapapalaki ang nauuwing sweldo ng mga manggagawa. Pero sabi ng ilang senador, kung sa 100 piso pa lang na panukalang aumento, marami nang tumututol. Paano pa kaya sa 350 pesos? Sabi naman ng mga negosyante, posible magdulot ito ng pagmahal ng presyo ng bilihin. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanaig ulit ang Gilas Pilipinas sa second game ng first window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Tinabaka ng Gilas ang Chinese Taipei 106-53. 2-0 na ang Gilas na pinataob din ng team ng Hong Kong noong Huwebes. Sa Nobyembre, magpapatuloy ang road to FIBA Cup ng Gilas para sa second window ng Asia Cup Qualifiers. Nakakuha naman ng bagong ginto ang Pinoy pole vaulter at world number 2 na si EJ Obiena sa International S Stadion Fest sa Berlin, Germany. Na-clear ni Obiena ang 5.93 meters sa loob ng dalawang attempts. Yan na ngayon ang bagong national at Asian record sa indoor pole vault. Nitong nakaraang linggo lang, gold medal din ang nakamit ni EJ sa kompetisyon sa Croatia.